Alam nyo guys, sa mundo ng automotive, marami rin mga marites. What? Kaya marami rin pong naging mga chismis tungkol sa CVT transmission. Huh? Na kung minsan, pag mabilis kang maniwala, ay talagang hindi ka na mapapabili ng sasakyan na naka-CVT. Kesyo sirain daw, mabagal, mahina daw sa ahunan, at higit sa lahat, napakamahal daw ng repairs kapag nasisira. So, aalamin po natin kung alin dyan ang totoo at kung alin dyan ang chika lang. Tapos, pagkwentuhan na rin natin kung paano ba ang proper na paggamit nito para mas makaiwas sa mga sira at repairs. Ako po si Kuya Mikmik at welcome or welcome back sa DMA. Bago po lumalim ang kwentuhan natin, isang mabilis na explanation lang kung ano ba itong CVT or Continuous Variable Transmission. Ang unang-una na po, ito po ay automatic. Pero ibang-iba po ito sa conventional na mga matic transmission na may sun gear, planetary gear set, at mayroon torque converter na nagpapalit ng mga gears habang bumibilis or bumabagal ang isang sasakyan. Ang common na CVT naman guys, ang nakalagay po sa loob nito ay dalawang pulley at nakaipit po sa dalawang pulley na ito ang special na metal belt or chain. Ang mga pulley po nito ay nakadesign na bumuka at sumikip under hydraulic pressure. Depende sa RPM ng sasakyan. Kung nakakita na po kayo ng tagiliran ng makina ng mga scooter, katulad ng Mio, NMAX or Aerox, malaki po ang pagkakahawig nila. Sa mga scooters po, gumagamit ng flyballs, tapos sa clutch naman, gumagamit po ito ng mga springs, tapos lumuluwag at sumisikip po ang mga pulley na ito, depende sa kung paano pipigain ng driver yung throttle. Sa CVT guys, halos ganyan din. Depende sa tapak ng driver sa accelerator, bumubukas at sumisikip din po yung mga pulley ng CVT transmission. Alrighty then. At kung nakapag-drive na kayo ng mga scooter, mapapansin nyo na napaka-smooth ng pagdadrive nito, hindi katulad ng mga motor na dekambyo, nararamdaman nyo yung pagpalit ng gears. Ganun-ganun din po sa CVT transmission ng isang sasakyan. Wala po kayong mararamdaman na pagpalit ng gears kasi wala po itong mga gears talaga. Kaya napaka-smooth ng driving experience pagka naka-CVT ka. So ang tanong po ng iba sa akin, magaganda na ngayon ang mga conventional na automatic transmission. Ganun din, hindi mo na rin halos mararamdaman yung pagpalit ng gears. Bakit kailangan pang maglabas ng mga CVT? Huh? Yan po ay dahil sa mas tipid po sa gas ang CVT. Wow! Unang-una na dyan guys, kasi mas magaan po ito kaysa sa conventional na transmission. Tapos mas accurate po ito at mas efficient dahil nga wala po itong gears na kailangang magpapalit-palit. At dahil sa ito po ay computerized din, alam ng computer kung ano yung pinakatamang ratio sa mga pulley kahit ano pa man ang road conditions na dadaanan nyo. Wow! Pero guys, katulad din ng mga conventional na transmission, ang CVT po ay hindi rin perfect. At meron din po itong mga downside. Noong 2003, nung una itong ilabas, ay parang nasa experimental stage pa lang po ito. Kaya yung mga una pong nakabili nito ang naka-experience ng mga sari-saring problems na naichika naman nila sa mga susunod na buyers. Kaya marami pong mga balita na kumalat noon na hindi talaga reliable ang CVT. Kasi guys, yung mga naunang labas nito, medyo mas maingay kesa sa conventional na transmission, lalo kapag mag-accelerate ka or aahon ka sa matatarik or kung meron kang mabigat na karga. Tapos guys, ang isa pang downside ng CVT, hindi po ito pwede sa mga racing competition. Dahil nga wala po itong gears, kapag ibibirit nyo po ito, nandyan po yung possibility na baka umislide ang belt. At pag umislide po yan, posible po na masira ang mga pulley. Pati na rin po yung belt. Pero ang pinakamalaking naging issue po noon sa mga CVT ay yung reliability nito. At saka yung cost ng repairs kapag nasisira. Maraming car brands po ang naglabas ng CVT mula noong 2003 at nauna na po dyan ang Nissan. Pero naglabas din po ang Mitsubishi, ang Hyundai, Kia, Honda at Subaru.
At lahat po sila ay nakaranas ng sari-saring complaints mula sa mga customers nila. Ang pinaka-common na complaint po niyan ay yung excessive na vibrations kapag mag-a-accelerate. Meron din po mga naging issue ng overheating. Kaya ang mga nangyayari po dun sa mga unang customers ay hindi pa nila natatapos hulugan yung sasakyan, pabalik-balik sila sa kasa para ito ipagawa. 1 minute 37 seconds later. Ang masakit niyan guys kapag nasiraan ng naka-CVT ay di hamak na mas malaki ang gastos nito kaysa sa ordinary automatic transmission. Ang totoo po niyan kasi ay hindi ganon karami or ka-available ang pyesa ng CVT. Kadalasan ang mga pyesa nito ay sa kasa nyo lang din mabibili. At kung sakali man na makabili kayo ng parts, ay kakaunti ang mga talyer or mga shops na expert sa paggawa ng CVT. Kaya ang kauuwian po niyan ay saka sa rin kayo magpapagawa. Hindi katulad ng kapag naka-conventional matic transmission kayo, kapag yan po ay nasira, magtanong-tanong lang kayo sa mga kakilala nyo or magtsaga-tsaga kayo maghanap sa internet, makakakita kayo ng mga expert na shops. Unlike sa CVT, hindi po kasi yan ganon kadaling i-overhaul or i-rebuild. At kadalasan, ang nagiging hatol po ng mekaniko dito ay palitan na lang ng bago. Or kung medyo tight ang budget, ay maghanap na lang ng surplus na matinutino. At sakali man po makakita kayo ng surplus na CVT, umasa po kayo na mas mahal din ito kaysa sa conventional na automatic transmission. Yan po ang masakit na katotohanan, kaya maraming mga buyers ang talagang nagdadalawang isip muna bago bumili ng sasakyan na naka-CVT, lalo na kung second hand. Pero ang good news guys, yung pong mga issues na yan ay dun sa mga unang labas lang ng CVT. Kasi guys, 2003 pa nung unang ilabas yung CVT. At dahil mahaba na ang panahon na lumipas, marami na pong development at saka improvement ang nagawa ng mga car companies. Lalo na yung mga models ng 2015 pataas, natatapos po nilang hulugan yung mga units nila nang hindi po sila nagkakaroon ng issue sa CVT transmission nila. Actually, marami po akong kakilala na natapos na nilang hulugan yung sasakyan nila, na ibenta na nila at nakapagpalit na sila ng bago nang hindi sila nagkaroon ng problem sa CVT transmission. Yan po ay dahil sa, syempre, natuto po yung mga car companies doon sa mga pagkakamali nila. Nice! So para naman po doon sa mga naka-CVT dyan at sa mga nagbabalak bumili ng sasakyan na naka-CVT, ito po ang ilang tips para tumagal ang buhay ng transmission nyo at makaiwas kayo sa sira at repairs. Number one na po dyan, kailangan yung tandaan na ang CVT transmission po ay hindi pangkarera. Kaya as much as possible ay normal driving lang. Iwasan po yung mga aggressive maneuvers na napapanood natin sa mga action movies. Tapos huwag nyo rin po itong ipapangahas na ilusong sa baha. Malaki po ang posibilidad na masira ito kapag pinasok po ito ng tubig. Huwag din po kayong mag-overloading. Sundin nyo lang po yung load capacity na sinasabi ng manual. Tapos guys, pag grabe ang traffic, yung bang tipong matagal bago umabante, ilagay nyo sa neutral pagkatapos mag-handbrake kayo para maiwasan ang overheating. At higit sa lahat, alamin nyo po sa manual kung anong klaseng ATF ang nakalagay dyan at kung kailan ito i-change ATF. Kapag proper po ang paggamit at maintenance nyo ng CVT transmission, pagsisilbihan po kayo niya ng mahabang panahon. So guys, I hope nakatulong itong short video natin para dun sa mga naka-CVT or dun sa mga nagbabalak na bumili ng naka-CVT transmission. Huwag nyo po sanang kakalimutang mag-like para matuwa sa atin ang algorithm ng YouTube. At kung meron po akong mga nakalimutang sabihin or meron kayong gustong idagdag, huwag po kayong mahihiyang mag-comment. At promise, sasagutin ko po yung mga comments sa abot ng aking makakaya. Hindi ko na po kasi kayang sagutin lahat dahil medyo dumadami na po tayo dito sa DMA. Na talaga naman pong ipinagpapasalamat ko sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta. At dun po sa mga hindi pa nagsusubscribe, huwag po kayong mag-alala, libre po yan. At saka very satisfying pindutin, try nyo. Muli, ito si Kuya Mikmik na nagsasabing, palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!